Hello, Air Signs. Welcome dito sa inyong reading. Ang alamin natin ano ba itong mga posibleng kakaharapin mo. Anong meron itong next 7 days. I'm Purple Teen at kung gusto ninyo maging updated, kung na-enjoy nyo yung aking mga readings, don't forget to subscribe sa aking YouTube, palike and follow na rin po yung aking Facebook, Instagram and TikTok. Send lang po kayo ng private message sa aking Facebook page kung gusto ninyo mag-book or mag-inquire about personal readings. Yung tungkol naman sa mga binibigay kong free readings, stay tuned lang, nag-a-announce ako palagi sa aking FB page kung magbibigay ako ng mga free readings. So yan, usually ginagawa ko yung mga free readings kapag nagla-live ako. Yan, nagla-live ako sa FB, sa YouTube or sa TikTok or Instagram. Okay. Kunin muna natin yung overall energy ninyo, air signs, para itong araw na to at sa next 7 days. Act as if. Uy, this is blending. No? Kung paano ka mag-adapt sa paligid mo, paano ka mag-adapt sa situation mo. No? Paano maging flexible? Okay, ito yun. Pagiging adaptable, flexible, based doon sa tawag ng sitwasyon and occasion. Okay? Tignan na natin yung iba pang energies. So, dapat ikaw ay adaptable, flexible, sa tawag ng pangangailangan sa sitwasyon mo. O, yan, di ba? Paano ka mag-cope doon sa current na sitwasyon mo? O, yan, baka naman yan. Baka yan yung main energy mo, yung overall energy. You have the Ten of Pentacles. Uy, parang same cards lang din kanina. King of Wands and the Lover. So, pwedeng may Gemini energy. Strong energy ng Gemini and Fire signs. Aries, Leo, Sagittarius. Pwedeng iba sa inyo. In an unhealthy sense na feel ko dito, patingin ako dito and then dito and then dito, parang ano kayo, parang somewhat nagtatry mag-blend in para lang mag-fit kayo sa sitwasyon, pero actually nagpapanggap na kahit halimbawa ano, nagpapanggap kayo na hindi na masakit sa inyo, pero ang totoo masakit pa rin yung breakup ninyo. Magsiselos pa rin kayo. O yan, example lang yan. Example, ganun. Or pretending na wala kang pake, pero ang totoo may pake ka naman talaga, na affected much ka. O diba? Yun yung napipil ko eh. Para lang ano, para lang masabi na ikaw ay okay na, hindi ko alam ano ba yung iniisip mo rito, or may ina-avoid ka ba, or iniintindi mo ba yung sasabihin nila about you, that they will judge you, or kung ano man, basta ano yan. Parang ang dating sa akin, it seems like you are putting on a mask, no? Para lang mag-blend in ka na you are okay, pero actually hindi naman, no? Yan. Yun yung nafe-feel ko. Okay, possible na may ano, movement ngayong araw na to. May travel, kung may pupuntahan man kayo. Meron ding mga matters about the family. Baka may mga bagay kang dapat asikasuhin. No, when it comes to pera. At may kinalaman sa family. Okay? Kung may anak ka man, asawa, or yung wala pa, kung single ka pa, pwede yung mga magulang mo, kapatid mo, etc. Basta meron mga bagay dito na ano. Pwede may mga money matters concerning ano, family, no? May mga bagay na dapat ano, asikasuhin. Pagkagastusan.
or i-take into consideration. Okay. Pwedeng iba sa inyo dito, hindi pa kayo totally healed from a relationship. So, yun yung nasisense ko sa Six of Swords and the Lovers. Pwedeng yung iba dito, parang ano kayo eh, dati kayong family, couple, may anak, tapos parang nagkaroon ng breakup. And then, nandun pa lang kayo sa transitioning period wherein nag-a-adjust pa lang kayo, trying to heal yourself, no? Pwedeng para sa inyo fresh pa yung ano, yung tragedy, yung pain, no? Pwedeng andun pa. Pwedeng you are dealing with a Libra, a Gemini, no? So strong energy ng Libra and also a fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Naghihintay kayo ng ano? Oo, pwedeng hindi pa kayo totally moved on. Yun yung sinasabi ni Two of Swords and Six of Swords. Pero at least you are trying to move on, no? Andun yung ano mo, yung effort mo, andun yung determination na ikaw ay papunta sa path ng healing. No, ano man ito, caused by a romantic breakup man yan o kahit hindi. Okay? Pwedeng iba dito, may hirapan kayong mag-decide about something, Two of Swords, pagiging stuck up eh. Parang may hinihintay kayo dito na yun yung nagpapadelay sa inyo, nagpapakonfuse sa inyo, nagpapahirap sa inyo, bakit hindi kayo makapag-decide dito. No? O pwedeng yung iba, may lakad supposed to be, pero baka magkaroon ng delay, postponement. Hindi dahil na-cancel na, kundi parang ano lang, yung na-move lang ng ibang, ano, ng ibang date, no? Parang ganun. O yung iba dito, parang na-delay yung ano ninyo, yung, ano matawag dyan? Yung promotion, yan. Yun yun, isa ko na pick up. Parang merong ano dito, yung hindi, hindi pa natuloy, parang may natenga diyan, parang may naputon hold. So may nakikita akong very ano dito, very bad breakup na nangyari. Tipo talagang matindi yung naging awayan ninyo. Romantic man niyang breakup na yan o hindi, nagkaroon talaga kayo ng ano dito, pagtatalo. And isa pa, parang may mga nakikialam din kasi dito, parang may nasisensa ko, may mga nakikialam. Lalong nagpapagulo dun sa sitwasyon nyo. Romantic man itong pinag-uusapan natin or hindi, ha? Hindi. Ano, may mga nakikisawsaw, may mga nakikialam, na mga lalong nagpapakakomplikado ng mga bagay, no? Very toxic energy na pipick up ko. Yung tipong chaotic, hindi magkasundo, tas may mga nakikigulo pa, ano? Ayan. Romantic man yan o hindi, ha? Ay, yung iba dito talagang ano kayo, parang you felt abandoned by this person. No, parang ay basta. Merong parang energy dito ng inabandon na. Meron din ako ng energy na pipick up na parang nagbebeg, nagmamakaawa, nang lilimos. Yung parang to the point na nawalan na siya ng pride sa sarili niya na ano, kinain niya na yung pride niya at parang desperado na siya na nagmamakaawa, no? Ayan, ay nagbebeg. Five of Pentacles. Energy na nagbebeg. Okay? Sa romantic man yan o hindi. O sabihin na natin, kung hindi man yan about relationships, pwedeng sa ibang bagay, yung tamang ano, inaano, nilunok mo na lang yung kahihiyan mo kasi parang desperate ka. Kaya ka nagmamakaawa dyan, ano.
nabigyan ka or basta nangihingi ka. Justice card. So, pwedeng may ano, ha, may decision na kailangan gawin itong next 7 days para sa inyo. Tignan na natin love life ninyo. Kayo-kayo pala yung tao dito eh. Libra, Libra, Gemini. Pero may naligaw na fire sign. So, kaya pala. Baka mga kadili nyo yan. Kapareho nyo ring air sign na Gemini, Libra, tsaka meron ding energy ng fire sign. Love life. Next 7 days para kay air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Man, the healing na naman. Okay. Daming mga ano, card ng healing lately. Nako-confuse kayo sa love life nyo ngayon. Gustong makipagayos na energy. Meron ditong ikaw man yan o yung person. No? Gusto niya ayusin yung connection ninyo, itong relationship ninyo. Pero ang problema, may humahalong confusion. Kagaya ng sinasabi ni Two of Swords. Ano? Okay. May nagpapagulo ng isip. Nagpapagulo ng isip nitong person na to. Ikaw man yan o yung person. Pero nandun pa rin yung ano niya eh. Andun pa rin yung feeling, yung kagustuhan na ayusin. No? Ayusin yung mga dapat ayusin dito sa inyong dalawa. Whether naghiwalay man kayo, o kung ano man yung mga problema, issues sa relationship ninyo kahit di kayo nag-break, no? Pero naguguluhan na rin yung isip nito kasi parang hindi na rin niya alam eh ano na yung susunod sa relationship ninyo. Parang may energy ng pagiging malabo. Nalalabuan, oh, yun. Parang nalalabuan na rin. Pero yun nga, gusto pa ring ayusin, buuin. Kung nagkaroon man ng breakup o kung nagkaroon man ng mga diferensya, problema dito sa relationship ninyo. Okay? So, tignan na natin yung closing message para sa inyo, air signs. Itong next 7 days. Bring your ideas to life. Ayun. Kung ano man itong mga idea na lumulutang-lutang sa isip mo, air signs, ito na yung time. Etong next 7 days baka hindi na lang mananatiling idea 'yan. Ibig sabihin, bibigyan mo na ng kulay. Gagawin mo na siya, sisimulan mo na. Ayan, at kung hindi mo pa 'yan na-realize etong next 7 days, baka nga eto na 'yung hudyat, air signs, Gemini, Libra, Aquarius na kung ano man itong mga pinaplano ninyo, bigyan niyo na ng realization. Gawin nyo na. I-apply nyo na. No? Itong mga pinaplano ninyo. Itong mga nai-imagine nyo. Mga iniisip-isip ninyo. Okay? It's time. So, yan. Air sign, sana nagustuhan nyo itong reading nyo for the next 7 days. Thank you so much for being here. I wish you a blessed Christmas and a blessed New Year. Take care.